bibigyang tibay ng Diyos at ng batas at hanggang kamatayan. That is marriage. Amen? But before we proceed sa ating pong pag-aaral, dumating po yung time na nung nakuha na natin, nangyari ang minimiti natin, ay nagsimula tayong mangarap sa ibang mga bagay. Pamilya, nagsimula po tayong magtrabaho, at unti-unti nating na-ignore yung pinakamahalaga. At yun yung kung paano natin siya makuha at paano natin siya minonoris. So dumarating po yung time, we are so much focused on work, we are so much focused sa mga bata, na to the point na ignore natin yung marriage. Alam niyo po, meron po akong kina-counsel na mag-asawa. Tayo, mga kapatid, you may now kiss your wife. Wow! Teka lang po, teka lang. Medyo nabibilisan ako sa inyo eh. No? Bibilang ako, pag hindi po nag-kiss sa salitang one, uulit sila. Pag sinabi kong one, two, three, four, five, doon lang bibitaw, okay? Ready now! Kiss! One! Yan. Two, three, four, five, palakpakan po natin sila. Panginoon, pwede ba, mga kapatid, yung mga husband muna ang magbibigay ng kanilang pledge sa kanilang wife? So, husband, pwede bang sundan niyo po itong... pero, uulitin natin ngayon sapagkat gusto natin i-revive yung marriage natin. Maalala po natin itong commitment natin, ito, recommitment natin. So, husband, sumunod po kayo, no po? Ay, ang inyong pangalan. Parang hindi kayo kumpiyansa sa pangalan nyo, mga kapatid, ha? Mukhang gusto nyo ng palitan, mga sa... John, pwede bang makasama na kita sa church every time nag-church? Amen! Ay, John, pera yan. Pwede ba? Tigilan mo na yung sigarilyo. Tigilan mo na yung anak. Mahal mo. Amen? Amen. Mga kapatid, walang imposible sa nagmamahal. Amen. Amen? Sama-sama tayo maglingkod sa Panginoon. Mga kapatid, makalaan to. Ininamo yung anakong tula, ha? Mga asawang babae, mahal niyo ba ang inyong asawang mga lalaki? Yeah. Amen? Mahal niyo po? Amen. Pwede ba? Tingin kayo mga asawang babae. Pwede ba? Sa halip na bungangaan niyo lang ang asawin, wala na namang sweldo. Encourage na. Joe, balo ko gawa mo yung best mo. Magbalot-balot na ako. Ang sarap kong umuwi sa bahay na ang sasalubong sa'yo, bibigyang tibay ng Diyos at ng batas at hanggang kamatayan. That is marriage. Amen? But before we proceed sa ating pong pag-aaral, dumating po yung time na nung nakuha na natin, nangyari ang minimiti natin, ay nagsimula tayong mangarap sa ibang mga bagay. Pamilya, nagsimula po tayong magtrabaho, at unti-unti nating na-ignore yung pinakamahalaga. At yun yung kung paano natin siya makuha at paano natin siya minonoris. So dumarating po yung time, we are so much focused on work, we are so much focused sa mga bata, na to the point na ignore natin yung marriage. Alam niyo po, meron po akong kina-counsel na mag-asawa.